Hello guys, good morning. Another week, another weekday, another weekend, and it's been a long week because work ako overtime Saturday for 7 hours, pero okay lang. And nandito na naman ako ngayon sa Gorton Glen Forest Park dito sa OMA, dito sa may coffee shop. Well, ang vlog ko for today is interview, kasi may nag-request na about interview. So tip lang para sa interview, actually since nag-work ako abroad, work kasi ako ng babarko kasi ako before, and since 2011, so palipat-lipat ako ng barko. Every time na palipat ako ng barko is may employer's interview talaga. And isa sa mga napansin ko for employer's interview, talagang resume based pagka ganun. So, ibig sabihin, babasahin ng employer yung resume mo, then doon na sila magtatanong kung ano yung mga nilagay mo sa resume. So ano yung mga experiences mo, ano yung mga ganun. Basta may babasa sila sa resume mo, actually pagka, especially pag galing ka abroad, wala na masyadong tatanong yan. Resume based talaga yan. Meron na namang ibang mga employers na nag-interview regarding sa job mo. Of course, focus talaga sa resume mo about sa job. Kung 3 years ka, butcher ka, then tatanungin ka anong mga process. Kasi sa butchery, tatanong yan kung anong mga process na ang ginagawa, let's say sa slaughtering. Then dapat alam mo yun, alam mo yung mga safety, sanitation, then yung process from layerage, killing until weighing carcass. Then ganun yung mga usual na tanong. Then minsan pag yung employer naman, minsan parang personal na din, hindi na masyadong, especially pag may trade test kasi, no, yung isang company may trade test, hindi na magtatanong yan mostly, ha, kasi ang interview na is more on personal lang about sa life mo, saan ka before, anong work mo before, para malaman nila kung anong background mo. So may points din yun na galing ka na abroad kasi alam nila na okay yung record mo. But because may trade test, hindi na mostly yan tinatanong about yung mga process pagka ganun. Pag may background ka sa abroad before. Kasi makikita naman yung skill set mo pagka trade test na. Pero pagka may mga employer din na wala ng interview kung may trade test. Kasi iti-trade test ka na lang, hindi na kailangan ng interview yun. O katulad ng mga sa Australia, wala ng interview yun kasi may trade test sila. Kami dito yung mga nauna, dito sa UK actually, wala ng trade test. Yung ibang agents, yung employer, kailangan ng trade test. Sa amin kasi, walang trade test kasi video-based lang sila. So pag pumasa ka na sa video trade test, ipaprocess ka nila agad without any interview. So actually hindi mo makakausap yung employer. Hindi namin nakausap yung employer nung pumunta kami. Nakausap lang namin sila pagdating namin dito kasi na-orient kami ng HR. Yun lang yung time na kausap, nakita namin yung employer, yung HR. Then yung iba naman dito, like ibang company sa UK naman, may interview at saka meron din silang trade test, may ganun din. So like sa isang company na alam ko, yung kasama ko, kakilala ko, is na-interview siya. Nag-submit siya ng video, in-interview siya. Pero because galing siya sa barko, nag-barko siya before, so may trade test sila. So hindi na siya tinanong about sa mga process. Sinabi na lang sa kanya, ang tanong actually sa kanya is, kung sabi lang ng employer pala is, galing ka na pala abroad, you've been to a lot of places, you've been to a lot of countries.
So actually, ang sabi ng employer, pasado na siya sa interview, okay? So hindi na siya tinanong, hindi na siya tinanong about sa job, about sa butchery. Ang sinabi lang sa kanya, pasado ka sa interview. We'll see you. I would like to see you sa trade test, okay? Para makita yung skill set. So after that, medical, pag pumasa na siya lahat, medical process na yon. So ganun guys, butcher in-apply niya, hindi naman siya in-interview, hindi naman siya tinanong tungkol sa pagka-butcher. Okay, so may mga case, so depende yan sa case, depende yan sa HR, depende yan sa employer na nag-interview sa'yo kung ano yung ibabatong question sa'yo. Okay, kung gusto niyang tanungin ka about sa mga process, ganun. So depende nga, resume based talaga, anything under the sun, pwede niyang itapon na question kayo sa'yo, personal or sa work related, lahat pwede yan. Kaya kailangan open ka. Kaya mahirap kasi pagka hindi mo alam yung, halimbawa namimeke ka tapos fake yung mga resume mo, tapos tinanong ka ng employer, hindi ka ready, yun, mabulabog ka, malalaman nila na ano yung documents mo, hindi totoo, hindi siya legit, na ano, fake lang. Kaya ingat lang tayo sa interview kasi yun, malalaman ng employer yun. Pero yun lang, about sa interview, maraming ano, anything pwede nilang itanong, but make sure na alam mo yung sagot. At saka ano lang, relax. Isang tip is relax lang sa interview kasi gusto lang naman nila makita ka niyan. Gusto kang makita, malaman kung ano yung mga background mo, ano yung mga kapasidad mo, ano yung mga work experience mo. So sagutin mo lang kung ano yung mga mga tatanong nila. Well, pinaka mahirap na naman na tanong dyan is, actually walang mahirap dyan eh, kasi about related lang naman talaga yan sa work natin. So kung butcher tayo dyan sa Pilipinas, related lang din sa work. Hindi ka naman tatanungin dyan kung anong klaseng mga process, kasi yung process actually parehas lang yan eh, from layerage, sticking, dehiding. Pero ang pinag-iba lang yan is nasa linya dito. Pagka nasa Pilipinas kasi tayo, yung slaughtering natin is mostly ang slaughter dyan, minsan lang yung mga malalaking factory. So mga slaughterhouse dyan, yung mga local markets lang. So maliit lang. So isang tao, isang baka, isang tao lang yung magkakatay. So yun yung difference. So kung ano yung mga ginagawa mo dyan, yan lang din yung masagot mo. Okay lang yun kasi alam naman ng employer yan. Ilan lang yung katay dyan, minsan 10-15, ganun, sa isang araw. Alam na employer yan, importante, marunong ka sa knife skills. So ngayon, pagdating sa trade test, ang isang tip ko lang din mabibigay dyan, pag may trade test na kayo, number one is yung knife skills, skill set mo. Ipakita mo doon kung gaano ka ka-accurate para malaman lalo. So 5 years experience ka, then sobrang alam mo yung maintenance ng pag-steel, paano mag-steel. So ito isang tip ha na kailangan mong gawin is dito pagka sa factory kasi, let's say yung linya is magmo-move siya every 40 seconds. So yun yung interval. So 40 seconds to 1 minute magmo-move na yung linya, interval na yun. So kailangan every time magmo-move linya, nag-steel ka. So yan is almost, I think, every minute nag-i-steal kami. So ganun ka ano yun. Ganun ka importante yung maintenance. Every 1 minute steal. So isang tip yan. Para ma-maintain mo yung hasa ng kutsilyo sa work. And then yun lang naman sa trade test or sa video, pakita mo yung maganda yung kutsilyo mo, talas yung kutsilyo mo, then yung galaw mo is normal na mabilis, accurate, tsaka speed. So alam mo yun kung saan tatama yung kutsilyo mo, hindi mo madadamage yung karkas. Okay, so yun lang naman mostly.
So basic no talaga yon. Well, sa interview huwag kayong mag-alala kasi yung interview sinasabing di ka naman tatanong ay siguro yung ibang employer magtatanong, hindi naman magtatanong paano mag-steal or anong brand ng steal. Ano lang, nasa trade test na yan kung may trade test man. Or yung ibang interview, yung employer, bibigyan ka ng kutsilyo, knives during trade test, kutsilyo at saka steel, papahasa, paano ka maghasa, paano mo i-sharpen yung knife. Yun, may mga ganung case din pagka pumunta yung employer. Well, yun lang siguro yung mga tip na maibigay ko for now. But, so ano lang, so mga bagong butcher na gustong mag-abroad, UK, Canada, Australia, New Zealand, or kung saan man, Europe, or Saudi, Middle East. Good luck sa inyong lahat, guys. And always pray, trust the Lord, trust the process. And keep updated sa mga agency na nag-hiring, kung anong lugar yung target nyo. So yun lang about sa interview. Good luck sa inyong lahat. And bago matapos ang video pala, ano, shout out sa mga butchers dyan, sa mga kilala ko, mga kasamahan ko sa foil, then kay Admin Sherwin, kay Cycling Butcher, tsaka mga parating dito sa OMA, welcome, at saka lahat mga taga ABP na mga kakilala ko dyan, Guild Board, lahat, shout out sa inyo, and mabuhay kayong lahat, guys. And kay Sherwin pala, well, patulong kayo no, sa interview kailangan maganda yung resume nyo, so makakatulong sa inyo dyan, PM nyo yung butcher, samahan ng butcher group sa Facebook na si Sherwin De La Cruz, so makakatulong yun, tanungin nyo yun kasi matagal na yung magawa ng resume, magpapatulong kayo. So yun lang guys, shout out kay Jake, lahat ng foil, and yun lang, and happy weekend, and I'll see you again next week. Thank you guys, and God bless. Thank you.